Hello! Welcome sa aking YouTube channel. Ito po si Sir Francis. Sa muli po, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag pong kalimutan na mag-subscribe at i-click po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na aking gagawin. Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-sign up sa Canva at gumawa ng ilang presentation at GIF. At ipapaliwanag ko na rin kung ano pwede nating gawin sa Canvang ito. So ito po ay pwede nating gawin bilang teacher. Pwede kayong mag-sign up dito para po matulungan yung mag-aaral natin. Ito nga po ang gagawin natin ngayon. So mag-sign up tayo sa Canva. Gamit po ang ating DEPED email para po magkaroon tayo ng account. At magamit po natin ito sa ating pagtuturo. So, pwede kayong mag-type. Pwede naman kayong direkta dito sa address bar ba to. So, type nyo lang po yung Canva. Canva.com. So, ito, nandito na po yung Canva. Magsa-sign up po tayo dito gamit po yung DEPED email at ganun na rin po yung ating ilalagay dito as teacher po tayo. So magsa-sign up tayo dito. So sign up with Google. So ilalagay ko po yung aking DEPED email dito. So password. Okay, naglo-loading lang po siya. And, ito po, i-click po natin itong Ask Teacher. You are here to empower your student. So, click lang po natin ito kapag nag-sign in tayo. Then, i-click po natin itong Get Verified Now. So, nandito po siya. Exclusive to verified kindergarten to grade 12 teachers. So, i-click po lang natin itong Get Verified para ma-verified po ang ating account. So, let's go to Canva. You're unlocked the best teaching tools Canva has offered from classroom collaboration features. So, let's go. Yan na po. So, lalagay tayo ng class. Pwede tayo dito mag-invite. So, get invite link, invite via email, so invite via Google Classroom. So, pwede po kayo mag-invite ng estudyante nyo rito kung maliit lamang po yung inyong estudyante. So, all done. So, ayan na po. Meron na po tayong account and bibigyan ka po nito ng tool. So, account administration. So, ito na po yun. So, para po makakuha ka ng another features, pwede kang mag-invite. So, pwede kang mag-invite and i-copy mo po itong link. So, mag-invite ka. Pwede pong estudyante mo mismo ang inyo pong invite. Yung may, Google or may email din. Ano po? So, pwede ka na rin po itong mag-create ng design. So, pwedeng education presentation, educational video, educational education infographic. So, pwede ka po ditong gumawa ng PowerPoint at mag-download po ng iba't ibang design. So, ganito po yung makikita natin. Ayan, pwede kang gumawa ng mga
Got it. Ayan. So, may mga design po dito na pwede natin gamitin para lang siyang PowerPoint. Pero online po siya at marami siyang features na pwede kang ilagay. So, pwede kang mag-download. Halimbawa ito, gusto mong kunin po ito. Gusto mong kunin ang mga gusto mo pong kunin yung mga design dito. So, ayan. Gusto niyo pong kunin ito. Pwede niyo po itong i-download. So, draw. So, pwede kayong maglagay. Pwede siyang i-download. Pwede siyang PNG. Pwede siyang JPEG. Pwede siyang PDF. Pwede naman siyang GIF or MP4 video. So, kung gagawa kayo ng GIF, pwede na rin po dito. Para lang siyang PowerPoint. At pwede siyang inyong i-animate lahat ng nandyan. So, lahat po ng nandito ay pwede siyang bigyan ng animation bawat isa. Hiwa-hiwalay po siya. So, may mga ayan po. Pwede mo siyang gawing pwede kang mag-edit. So, tapos pwede mo siyang i-download. So, pwedeng PNG, JPEG, or PDF, or kaya naman MP4 video. So, magda-download ka lang. Halimbawa, gusto mo lang itong download na ito, ito lang. So, i-click mo lang. Hahanapin mo lang dyan kung alin yung i-download mo, yung kukunin mo. So, halimbawa, ito, tatanggalin natin ito. Hindi siya sa kasama sa pag-download. So, pwede mo siyang i-download as picture. So, ayan. So, napakadali lang po. Kaya po kung meron kayong account, ay meron kayong or DEPED, teacher kayo, pwede niyo po itong gamitin para po makatulong. So, pwede nyo po itong kunin at idirekta rin po sa PowerPoint. Kung magadagdag design, kasi po doon sa PowerPoint, marami naman pong design doon, pero limited, pero dito po napakarami sa Canva na pwedeng mag, pwede mong i-design. So, na-edit po siya. So, pwede nyo siyang i-edit. So, bahala po kayo kung ano yung paano nyo paglalaroan ng mga design dito. Kaya, napakaganda po ng Canva para sa ating mga estudyante.